Mga paunahing kalsada naman sa Dagupan City ang binaha dahil sa epekto ng bagyong Christine na sinabayan pa ng high tide. May live report si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, sa ngayon nakararanas ng malakas na pag-ulan at hangin dito sa Dagupan City, bunsod ng bagyong Christine dahil nakataas pa rin sa signal number 3 ang buong probinsya ng Pangasinan. Kaya ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City ay binaha. Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City kaninang umaga dahil sa epekto ng bagyong Christine na sinabayan pa ng high tide. Kahit baha, lalo na sa bahagi ng downtown area, may mga establishmento ang piniling magbukas sa kabila ng nararanasang malakas na hangin at pag-ulan. Ang ilang negosyante, kanya-kanyang diskarte upang tuluyang humupa ang baha sa kanilang mga pwesto. Yung mga basura, ma'am, naiiwan po kasi dito. Kaya dapat walisin namin papunta dun sa likod. Mula kahapon, may ilang residente na rin sa Barangay Maluod ang nagsimulang lumikas dahil sa hanging dala ng bagyong Christine, gayon din ang pagbuhos ng ulan. Tulad ng residenteng si Gina Ramos na natuklap ang bubong ng kanyang bahay dahil sa walang humpay na pagbayo ng hangin. Nangangamba raw siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya kaya minabuti na lang niyang lumikas. Yun, tanggal po yung bubong, ma'am. Yun, natakot na po kami kaya umalis na po kami kagabi po, madam. Kaya andito kayong sa evacuation po. Ayon sa barangay, as of 3 p.m. kahapon, maaga nang inabisuhan ang mga residente upang magsagawa ng preemptive evacuation. Sa ngayon, nasa mahigit 30 pamilya na o katumba sa 79 na individual ang lumikas sa evacuation center. Kasi karamihan sa kanila ay tinamaan ng hangin kasi nasa open sila. Gaya na sa fisheries, open yung fisheries kaya yung mga kabahayan nila natanggalan ng bubong, yung iba natanggal yung dingding. Chris, ayon sa barangay, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga evacuees na pupunta dito sa evacuation center dahil nararanasan pa rin ang malakas na hangin at ulan dito sa Dagupan City. Patuloy din ang pag-iikot ng LGU magi ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabantayan ang lagay ng panahon na mahagi na rin ng mga relief goods o relief pack sa mga apektadong residente sa lungsod. Chris. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Claire Lacanilaw Dungca.